Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa social media platform natin. Sa mga kapatid natin sa ibang bansa, lalo na ang ating mga manggagawang Pilipino. Mula sa simbahan ng Quiapo, kami bumabati at kami nananalangin para sa inyo. Mga kapatid, kung naririto ngayon sa simbahan, naranasan nyo na bang kayo ay maisahan? Maisahan. Naisahan na ba kayo ng asawa nyo? Naisahan na ba kayo ng kapatid ninyo? Ano ba'y naisahan? Nagulangan ka na ba? Nadaya ka na ba? Napagsinungalingan ka na ba? Naisahan ka na ba ng asawa mo? Naisahan ka na ba ng anak mo? Naisahan ka na ba ng biyenan mo? Naisahan ka na ba ng kapitbahay mo? Naisahan ka na ba ng kapwa mo? Ang dami ngayong nang-iisa, nandadaya. Usong-usong ngayon ang scam, lalo na sa cellphone, sa social media. Ginagaya ang ating mga profile at nanghihingi. Ang daming mandaraya at ang daming nandadaya. Usong-uso ang mga order natin sa mga online shopping. Nadaya ka na ba? Naloko ka na ba? Biro mo, naisahan ka na, nadaya ka na, na-order ka pa rin. Dinadanas natin yan. Isang araw, umorder ako ng solar light. Ah, talagang ng solar. Bukas lang pag umaga, pag gabi patay. Sabi ka, anong klaseng solar light to? Ang daming mandaraya, ang daming manloloko, ang dami na. Nagpapalit din ako ng baterya ng cellphone. Sabi ko, bago pa yung cellphone ko, mahal ang cellphone. Nagpapalit. Noong nagpapalit, patay sindi yung cellphone ko. Nadaya ako. Saan? Sa baterya. Ang daming mandaraya. Ang daming manloloko. Tanong, nadaya ka na ba? Naisahan ka na ba? Naloko ka na ba? Mahirap maloko. Mahirap madaya. Mahirap maisahan, sumasama ang loob natin, lalo na sa mag-asawa, lalo na sa mga may relasyon. Napakasakit at napakahirap ang madaya ka. Napakahirap at napakasakit na maisahan ka ng minamahal mo. Ang magsinungaling sa'yo, masakit. Pero mas mabuti nang tayo ang naiisahan. Kesa tayo ang nang-iisa. Di baling nadaya tayo. Di baling na-scam tayo. Huwag lang ikaw ang scam sa pamilya mo. Huwag lang ikaw ang nandadaya, nang-iisa sa kapwa mo. Hindi ikaw ang manloloko at sinungaling sa pamilya mo. Di baling nagsinungaling sa atin. Di baling nagloko sa atin. Dinibaling nadaya tayo. Sabi ko kanina sa inyo, mahirap, masakit. Yun ang katotohanan. Nagagalit tayo. Pero kung lilimiin natin, mas mabuti na tayo ang dinadaya kesa ikaw, ako, ang mandaraya. Dibaling nasaktan tayo dahil sa iba kesa tayo ang nananakit sa iba. Ang ebanghelyo natin, iniisahan si Jesus ng mga kampo ni Herodes, ng mga eskriba, ng mga pariseyo. Alam nila na pag sinabi na huwag magbayad ng buwis, traidor si Jesus at si Jesus ay pahuhuli. Siya ay subversibo sa imperyo ng Roma pag sinabing huwag magbayad ng buwis. Pag sinabi naman magbayad ng buwis, traidor din siya sa sarili niyang bayan na namumuhi sa mga sundalong Romano. Kaya ano sagot ni Jesus? Hindi siya naisahan. Ano sagot niya? Akin na yung pera. Ano nakalagay diyan sa pera? Mukha po ni Cesar. Ang mukha niya ang nakaukit at ang kanyang pangalan ang nakalagay. Ano sagot niya? Ibigay niyo ang kay Cesar para kay Cesar.
Meron ba siyang hiningi? Akin na ang sa Diyos. At pakita niyo sa akin ang sa Diyos. Pero ang kasunod na sinabi niya, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Dahil ano nga ba ang para sa Diyos? Marami na nagtanong sa akin yan. Ano nga po ba ang para sa Diyos? Ang sobre? Ang limos? Yan po ba ang para sa Diyos? Ang bulaklak? Ang kandila? Yan ba ang para sa Diyos? Hindi po. Ang sa Diyos ay ating sarili. Tumingin ka sa salamin. Ikaw ay likha sa wangis ng Diyos. Kung ang pera nakaukit si Cesar at ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ako at ikaw, pag naghaharap tayo, nakaharap tayo sa wangis ng Diyos. At ano ang nasa atin? Ano nakaukit sa atin? Pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo may buhay. Kaya ano ang para sa Diyos? Ang sarili natin ang para sa Diyos. Hindi ang sobra mong oras, hindi ang sobra mong pera, hindi ang sobra mong lupa, hindi ang sobra mong yaman. Ang sa Diyos ay ikaw, ang kabubuan ng pagkataon natin. Tayo ay para sa Diyos. Kung titignan mo yung katabi mo, yan ay para sa Diyos. Kung titignan mo ang sarili mo, ikaw ay para sa Diyos. Kaya walang nabuhay para sa pera. Walang nabuhay para lang sa pamilya. Walang nabuhay para lang sa trabaho. Walang nabuhay para lang sa sarili niyang parokya. Tayo ay nabuhay para sa Diyos. Sa Kanya lang tayo. At anumang paglilingkod natin, anumang pagbabahagi natin, anumang pagbibigay natin, ay sa ngalan ng Diyos, para sa Diyos. Kaya tayong naririto ngayon, anuman tayo at sino man tayo, marungis man tayo, kinamumuhian man tayo ng tao, ayaw sa atin ng tao, tayo ay mahal ng Diyos para pa rin tayo sa Kanya. At hindi natin maiisaan ang sino man sa ngalan ng Diyos. Dahil ang Diyos, kahit na kung minsan dinadaya natin, Lord, nakasimba na ako ng Biyernes, di na ako magsisimba ng Linggo, ang Diyos tapat pa rin sa atin. Ang Poong Jesus Nazareno, sa Kanya tayo. Ikaw na nagsisimba ngayon, naririto ngayon, para ka sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit ka naririto, kung bakit ka humihinga, kung bakit nakakalabang ka sa buhay, kahit na ang dami natin pagsubok, kahit na nasasaktan tayo, nakakatindig pa rin tayo, kahit may karamdaman tayo, naririto pa rin tayo. Dahil tayo ay para sa Diyos. Kaya yung katabi mo, tingnan nyo yung katabi nyo. Sabi mo sa kanya, para ka sa Diyos. Ha? Hindi ka para sa ulam. Hindi ka para sa cellphone. Hindi ka para sa anumang bagay. Para ka sa Diyos. Kaya ka nandito. Kaya masaya kang kasama. Kaya pag nandiyan ka, maligaya ang pamilya mo. Kasi sumasayo ang Diyos. Tayo ang tagapagdala ng presensya ng Diyos. Dahil tayo ay sa Kanya. Kahit na may kanya-kanya tayong problema, kahit may kanya-kanya tayong dala, kahit nasasaktan tayo, dala pa rin natin ang Poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Dala mo pa rin si Jesus Nazareno. Ikaw ay para sa Diyos. So remind niyo yung katabi niyo, sabihin mo ulit sa kanya, para ka kay Jesus Nazareno. Sabihin niyo malakas, para ka kay Jesus Nazareno. Sa Kanya ka lang, wala nang iba, wala na nagmimiari sa'yo, hindi asawa mo, hindi anak mo, hindi ang problema mo,
Hindi ang karamdaman natin, ni hindi ang utang natin kay Bombay. Tayo ay para sa Kanya. Siya ay para sa atin. Tayo'y sumasa Kanya. At Siya na laging sumasa atin, ang laging magsasabi sa atin na mahal Niya tayo. Hindi tayo magkukulang sa biyaya at pagpapala. Mahal tayo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen.